mga Tutok Tulfo COVID-19 Watch. Live na live po tayo sa Radyo Pilipinas. Live tayo sa Erwin Tulfo FB page. And live tayo mamaya-maya lamang sa PTV. Happy birthday muna. Ang dami pala nagbe-birthday. Belated happy birthday, Secretary Bebot Melio. Happy 73rd birthday, Juan Ramos. Happy father birthday of Georgina Seminiano ng PBS Network Division. Good morning, sir. And happy birthday. Tapansin ko, pag San Juan, ayun siguro dahil kay San Juan. Ito, yung kilala ko. Juanito Aquino Jr. Happy birthday din, sir. Sa lahat ng mga nagbe-birthday, happy birthday! Happy birthday! May marami ho tayong pag-uusapan ngayong araw ng Miyerkules. At, pero siyempre, mamaya-maya, tabayanan ho ninyo. Uulan na naman. Kahit na matingkad ang sikat ng araw, uulan mamaya ng mga tablet. Oh, yeah! At next week ho, simula sa 29, Monday to Friday, mamimigay po kami ng isang laptop everyday. Wow, bigat! Isang laptop everyday at mamimigay din kami ng mga tablet everyday. So may laptop na, may tablet pa, may cash pa. Aba, yan lahat courtesy of Congressman Eric Goyap ng AKCIS Party List. Salamat akong gusto niya lang daw makatulong sa mga mahihirap. Narinig niya. Sabi niyang ganun, dagdagan ko yan. Sabihin mo na, sagot ko na yung laptop. Isang laptop kada araw. Simula sa 29 ng Hunyo. Lunes yun, di ba? Oh. At saka tablet, sagot ko naman yung tablet. Parang tatlong tablet kada araw. Pamimigay namin isang laptop, tatlong tablet at mga cash. Oh yeah! Sa ayuda mo, sagot ko. Pero for now, bayan! Aba, text na po kayo. Bukas na po ang aming text line. Kanina pa akong umaga. Pwede po kayo mag-text kung kayo ay naka-globe sa 0995-487-6795. Kung kayo naman po ay naka-smart, 0928-265-8796. Huwag po ninyong tawagan. Marami nagre-reklamo. Hindi naman kami makapasok. Hindi ho talaga kayo makapasok kasi blinak ho namin ang incoming calls. Kasi ang sabi po namin, text lang ho. Di ho ba? I-text po ninyo ang inyong pangalan, tirahan, at anong klaseng ayuda ang kailangan. At makinig sa Radyo Pilipinas or tumutok dito sa Erwin Tulfo FB page. Kung naka-PTV ho kayo, ay hindi ho. Radyo Pilipinas lang ho. Kung dyan kayo sa Davao, kasi ang Radyo Pilipinas nationwide naman ho yan, bawat probinsya may Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay nakatutok dyan at narinig namin, pagtawagan namin kayo, meron kayong instant na 1,000. At kung kayo ay nakikinig sa Facebook, o nakatutok sa Facebook, ang Erwin Tulfo FB page, meron din kayong 1,000. Wow! Alright, maramalinaw. Pero, pwede po ninyong i-text pa, problema ninyo, upa para sa bahay, kuryente, tubig, maintenance, pangkain, bigas, pati gasol, pwede rin. Pati gaas para sa lampara, pwede rin. Diaper, ha? Uling, pwede rin, ha? Kung wala kang kuryente, yung pamplansya mo, di uling, pa, sagot namin yung uling. No problem, ha? Kaya nga ho, ha? Tablet. Umuulan ho ng tablet dito. Pero simula po sa Lunes 29, abangan ho, ha? Everyday, mamimigay po kami ng isang laptop sa mapalad na estudyante at mga tablet. So may laptop na, kung hindi ka makakatanggap ng laptop, mayroon ka naman tablet. Thank you! Kung hindi, may cash ka naman. Diba? So, hindi lang uulan, babaha ho ng ayuda next week. Abangan ho niyan. Pero kung kayo ho may mga ibang problema, gusto po ninyong magpagamot, dialysis, chemotherapy, o gusto ho ninyong ilabas yung inyong kaanak, wala kayong pambayad sa ospital, pwede po. Kaya ho lang naming sagutin yan at saka ng malasakit na center ni Senator Bongo. Ha? Meron po kayong problemang legal, may mga problema kayo sa inyong mga pensyon, mga hulog,
or gusto po ninyong rescue ng inyong mga minor de edad, mga kamag-anak o kamag-anak sa abroad, no problem. Ito naman po, dito po ninyo i-text 0929-158-3377 kung kayo ay naka-smart. Kung kayo po ay naka-globe, 0916-685-4609. Globe po yan. Ang aming pong landline ay 8370-1404 at 7747-9815. Kung hindi, kung malapit lang po kayo sa Timog, eh pasyal na po kayo sa Castro Building, number 58 Timog Avenue, Quezon City. And starting July ho, pwede na rin kayo magtawag o mag-text dyan para po sa inyong mga munting kabuhayan. Eh, yan po, eh, sa tulong na rin ng ACT-CIS Party List. Thank you! Ha, ni Congressman Eric Yap, ha, ng mga pangkabuhayan starting po sa July. Thank you! Ay mamimigay po kami ng munting pangkabuhayan. Requirement? Ang requirement lang, magdala ka ng ID at saka barangay certificate. Na sinasabi doon na ikaw ay housewife, na ikaw ay walang trabaho, tutulungan ka ho namin. At pag ikaw ho ay deserving talaga, eh mga 4 days lang ho, re-reviewin namin. Papatawag namin ho kayo at bibigay na namin ang inyong pangkabuhayan. Okay? Hindi nyo na kailangan ibalik ho yun. Wala na. Ay talagang grant ho ang tawag doon. Ayuda. Pangkabuhayan. Pero next month pa ho yun. Bueno, dire-diretso tayo. Ito naman po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw ng Miyerkules. 24 ng Hunyo, 2020. Good morning! Nag-survey po ang Social Weather Station kamakailan lamang. At ang mga sinurvey nila ay mga manggagawang Pilipino. Kalahati sa mga manggagawang Pilipino ay nagsabing pakiramdam nila o naniniwala sila na hihirap pa ang kanilang buhay sa loob ng 12 buwan. My goodness! Simula ngayon hanggang next year, ramdam nila na mas hihirap pa ho sila. Oh, come on, man! Bakit kanyo? Eh, marami yung nawalan ng trabaho, di ba? Marami yung mga nagsarang negosyo. Ayan din po, ayon din sa International Labor Organization, yung mga nawalan ng trabaho, mahihirapan makahanap ng trabaho dahil wala masyadong trabaho na magbubukas ngayon. Oh, no! Dahil nga sa pandemic, lalo na yung mga restaurant na yan, eh, sino ba naman kakain? Di matatakot nila. Oh, iyan ho yan. O kagaya ng mga angkas na yan, yung mga joyride na yan, eh wala namang angkas na yan at saka joyride, di ba? Paano kikita? O, kaya nga po, ha? Ewan ko, tanungin ho natin ang pamahalaan, pero I'm sure, naghahanda naman siguro ang ating gobyerno para maibsan itong impact ng kawalan ng trabaho, paghihirap ng mga tao. Sa bagay, hindi lang naman ho dito sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat, sa Amerika, sa Japan, sa Europe, lahat naman. Yan po ang isa sa pag-uusapan natin. Isa pa ang pag-uusapan natin, ito na nga at may crisis. Eh, Diyos ko po naman, ay may crisis na nga. Meron pa rin iba na nagsasamantala. Oh, come on, man! Isa pong ospital dyan or health center, presyong ginto raw ang pagbibigay nila ng medical certificate. Really? A requirement po ang medical certificate para sa travel pass. Yan daw po sa Malolos, Bulacan, yung isa pong health center mag-i-issue ng medical certificate pero halos ikamamatay mo na yung presyo. Paano kasi? Aba, sasabihan ka na kailangan mong magpa-blood test, magpa-blood count, magpa-x-ray, pati yata ultrasound. Ay, kayo dyan sa Malolos, Bulacan, yung laboratorio dyan, pag travel pass, ang kailangan doon na negative ka sa COVID-19. Correct ka dyan. Ang kailangan lang,
Eh, yung swab test, kung positive or negative ka, bakit mo kailangan pa ng lintik na x-ray? Bakit mo kailangan ng putragis na mga blood sample, blood count? Bakit mo kailangan ng ultrasound? Ano, buntis? Sus Mariusep. Eh, napapamahal. Ayan o, CBC and complete blood count. Ano yan? Na mataas yung kuan mo, kolesterol, mataas ang blood sugar mo. Bakit mo kailangan yon? Ang kailangan kayo dyan sa malolos sa laboratory, ang kailangan sa travel pass, negative or positive sa COVID-19. Mga wangbo. Ano ba naman? Anong silbi nung mataas ang sugar mo, mataas ang kolesterol mo, meron kang UTI? Hindi yun ang kailangan sa travel pass. Ang kailangan sa travel pass, positive or negative sa COVID-19. Gusto, Mariusep. Kaya naman na abot hanggang langit yung medical certificate sa mahal. Ang nagre-reklamo, yung mga kasambahay na gustong umuwi sa kanilang lalawig, magbakasyon. Diyos ko po, magkano lang sweldo ng kasambahay? Tapos sabi rin nga nung isa, hindi naman po ako buntis, ba't ako yung ultrasound? Yes, Mariusep. Eh, kapayat ko nito. Bakit ito kailangan ako na CBC? Hindi, para malaman natin, kolesterol. Wala na nga ako kinakain. Ay, Diyos ko po kayo talaga dyan. Ewan ko ba? Umayos nga kayo. Kayong mga laboratorio. Diyos ko po, mga mananamantala kayo. Sus Mariusep, umayos nga kayo. Anyway, aha. Ayan, ha? Iyan po ang mga pag-uusapan natin na ngayong umaga. At syempre, nako, ito na naman. Isa pong purok leader, dyan naman sa Rizal. Okay, nanakit daw na mag-asawa. Ay, nako kayo talaga. And last but not the least, ating pong tatalakayin yung nag-trending na video nung isang araw. Yung isa pong sikat na delivery company. Hinahagis-hagis lang yung mga... Ayan, oh. Kaya pala yung kapitbahay ko bumili ng remote control na kotse para sa anak niya. Ay, durog na. Oh, no! Yung isa naman, yung pinsang ko, bumili ng base. Yung parang oro na base. Sale daw eh. Sa online. Pagdating, yupi-yupi na. Diba parang din may yupi-yupi? Tingnan mo naman yan. Oh. Mga bastos! Tingnan mo, Diyos ko po. Akala mo, mga t-shirt. Okay lang kung t-shirt eh. O, unan eh. Okay to. Hala! Diyos ko po. Kawawa naman. Ay, nako, praise the Lord. Ayan po ang ating mga tatalakayin. Alas 10:15 ng umaga. Bayan! Huwag po kayong bibitiyo. Magbabalik agad ang Tutok Tulfo COVID-19 Watch. Alright, tuloy-tuloy tayo, bayan. Aha. Dito ho muna tayo ngayon sa issue nitong lumabas na survey ng SWS stating the fact na sa mga sinurvey nila, 43% o halos kalahati ng mga tinanong nila na mga manggagawa, ha? Kung pakiramdam, anong pakiramdam nila, sabi nila, pakiramdam nila, mas hihirap pa sila for the next 12 months o hanggang next year. Nako! Ano kaya ang reaksyon ng Palacio rito? Ay, nasa linya na po si ang ating suki, ha? Walang kapaguran. Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson and IATF Spokesperson, magandang umaga po. Magandang umaga, parang Erwin, at magandang umaga, Pilipinas. Sir, salamat ha for always picking up our calls. I mean, everyday hindi kayo talaga nananawak kahit saan panig pa kayo ng Pilipinas. But anyway, Sec, reaction po ninyo dun sa lumabas na SWS survey na 43% ng mga ikanga working group ng mga kababayan natin naniniwala na for the next 12 months hihirap pa ang buhay nila, sir. Well, naintindihan po natin 'yan dahil nga po sinerado natin ang ekonomiya dahil sa COVID-19, no?
At ang sa akin po, ang mabuting balita ay 43% pa lamang ang gloomy. No? Uh-huh. Pero sa katotohanan po, mahirap talaga nangyari sa atin. Uh-huh. Hindi tayo nakapaghanap buhay. Maraming negosyo po na hindi na siguro magpapatuloy dahil hindi na nila kailangan mabuhay matapos ang tatlong buwan ng quarantine. Uh-huh. So talaga naintindihan po ni Presidente na mahirap ang buhay. At yan naman po ay sentimiento hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Uh-huh. Ang pangako lang po ng Presidente, gagawin ang lahat para mas mapabilis ang recovery process at nang sa ganun po mag-iba naman ang pananaw ang ating mga kababayan. Sana po mas kakaunting magiging pessimistic sa kanilang kinabukasan pag makita natin ang mga mangyayari sa mga susunod na buwan. Sabi naman po ng International Labor Organization na SEC, karamihan sa mga nawala ng trabaho, well, hindi lang po sa atin, kundi sa buong mundo, ay mahihirapan na makahanap ng trabaho na naman o mapapasukan hanggang meron tayong pandemic, Secretary. Totoo po yan at lalong mas matindi ang mangyayari sa ating mga manggagawa dahil napakarami pong mga OFWs na babalik at wala pong hanap buhay na nag-aantay sa kanila dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Ganun pa man, sisiguruduhin po natin na magkakaroon ng sapat na pondo nang sa ganun magkaroon naman po ng kapital yung mga mawawala ng trabaho. Lahat po siguro po pwede magkaroon ng hanap buhay sa pamamagitan ng mga maliliit na negosyo. Sa katunayan naman po at saka sa historically kapag talagang mahirap ang buhay, ang ginagawa po ng tao at negosyo dahil yan po talaga ang pinakamabilis na pamamaraan para mapangalagaan po at makamit ang pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga pamilya. Alright, sir, cambio tayo kahapon. Sinabi ho ninyo, wala na munang babaguhin sa mga quarantine na protocols ng ating bayan na hindi na muna aalisin ang mga quarantine. Ano ho ibig niyo sabihin dito, Secretary? Kasi nung dati pwedeng magkaroon ng new normal no na wala ng quarantine restrictions. Uh-huh. Sa ngayon po nag-decide ang IDF na masyadong matinding sugal pa po 'yon na tanggalin ng quarantine sa kahit anong parte ng Pilipinas. Uh-huh. So ngayon po ang magiging pinaka mababang classification natin ay modified GCQ. Uh-huh. Pero ito naman po ay without prejudice sa mga darating na araw kung talagang makikita natin na bababa ang numero. Uh-huh. Pero sa tingin ko po sa mga darating na araw hindi po bababa ang numero at nakikita naman natin sumisipa po pataas ang numero ngayon. All right, sir. Panghuli na lamang po, kumustahin ko lamang po kahapon ho yata, tumulak na si Secretary Simato papuntang Cebu na inatasan ng Pangulo para tignan ang sitwasyon nila doon. Ano na ho ang latest, sir? Latest po, tumitingin pa rin si Secretary Simato. Bagamat meron na po ilang rekomendasyon, yung ating ginagawa pong granular lockdown, baka ipatupad pa yan. Bagamat na pong siyudad ng Cebu City ay nasa ECQ na, no? Mm-hmm. At tingin ko, titignan nila yung status ng implementation ng ECQ kasi parang hindi po masyado nasusunod nga ang mga quarantine restrictions sa Cebu, hindi gaya nung tayo nagsarado po dito sa Metro Manila. Alright. Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson and IATF Spokesperson. Sir, maraming salamat. Stay healthy, stay safe, Sec. Salamat, parang Erwin. Thank you! Cambio po tayo. Dito naman ho tayo sa Employers Confederation of the Philippines or ECOP. Nasa linya po ang pangulo niyan na si Dr. Sergio Ortiz Luis. Magandang umaga po, Dr. Ortiz Luis, sir. Ay, magandang umaga sa iyo, Kyrene, at sa ating mga pakinig. Opo. Nakakatakot po. Pero which is true naman yata. Itong sinasabi ng SWS sa survey nila na latest survey, 43% ng mga manggagawa ay feel na hihirap pa ang buhay nila within the next 12 months, Sir Sergio. Well, actually, sa lalo pa rin yung nagkaringan yan yung lockdown. Ano? Opo, opo. Marami kasi sa mga empleyado, alam mo na, nag-umpisa tayo noong Marso, siyempre, marami hindi nakapasok. Opo. So, pagdating ng, yung survey kasi, Mayo Oho. So, pagdating ng April, May, dahan-dahan nang nasisiraan ng loob tapos nung meron nang pwede pumasok, siyempre iba na iwanan, kinakabahan pa rin na hindi makakapasok. Mm-hmm. But I think dahil
medyo na-solve na ibang problema, gaya ng transportation. Mm-hmm. So yung mga kapwedeng pumasok, pwede nang pumasok, dadami na yung nagtatrabaho, mm-hmm. palagi ka mag-improve na yan. Mm-hmm. Talaga lang wala ka magagawa eh. 80% ng mga workers natin hindi nakakapasok. Maganda pa kayo 43% na ang tingin eh. No? Eh yun namang expectation ng iba, eh talagang medyo masama dahil marami pa hindi natatawag at alam naman natin yung mga establishment 50% lang at the most yung papasok, meron pa kayong mga 30% lang, eh hindi nila alam kung matatawag sila ganong katagal. Sir, makasingit lamang ho. Sabi rin ng International Labor Organization, are you feeling it now na medyo mahihirapan yung mga nawalan ng trabaho ng mga employees, mahihirapan maghanap ng trabaho because maraming businesses ang nagsasarahan? Sa inyo po bang grupo? May mga nagpahiwatig na o may mga nagsabi na magsasara muna sila, Sir Sergio? Alam mo, doon sa Dole pa lang, 3,000 na yung nag-file ng notice ng closure. Ang apektado rin sa 3,000 na yon eh mga 90,000 yata, no? Eh mostly yan nasa micro industries. Alam mo muna na siya, Erwin. Opo. Ang micro natin, 90% na establishment, micro yon. Uh-huh. Eh yun eh, hirap na hirap talaga yun. Kahit walang COVID eh, maraming nagsasara every year dyan. Uh-huh. Mayroong papasok, uh-huh. magkasara. Uh-huh. Eh lalo pa ngayon na 2-3 buwan na walang kita, uh-huh. eh talagang mahirapan. Pero naman yung malalaki kumpanya, na nakikita lalo na halimbawa yung mga hotel sa tourism, sa mga resort, uh-huh. saka even sa malls, eh nagbabawas na ng tao at ang tingin nila eh hindi naman mababalik yung dating clientele hanggang ako tingin ko doon sa mga retail stores, mga 6 na buwan niya pati restaurant eh. Pero doon sa mga tourism, ay malabo ang isang taon yan, mga 2 taon bago mabalik sa new normal yan. So talagang hindi mo so, yung suggestion po niyo sa ECOP, eh, kapit sir. Hindi lang yung mga employees, pati mga empleyado, kapit na lang siguro, sir. Oo. Kaya sinasabi namin doon sa mga ano, mabuti na lang ang Dole, naiintindihan din nila. So nag-introduce sila ng mga bagong ways, mm-hmm. na halimbawa yung talagang ayaw magbukas ng ano, natakot, eh binibigyan sila ng pagkakataon ng pag-usap sa tao, huwag lang bababa sa minimum wage, baba muna yung sweldo. Mm-hmm. Meron din naman yung option na kung talagang malabo makakuha mo immediately, kesa sa layoff o kesa magsara ka, itabi mo muna ng 6 months parang nakatabi. Para waiting sila na necessarily na-dispatch na sila pero pinopload mo lang sila for a while hanggang makapagtawag ka. Eh, alam naman nyo, halimbawa sa restaurant, Erwin, pagka 10% ang kliyente mo nawala, nagdidelikad doon na yung business mo. Pag 20%, sigurado lugig ka na, ngayon 30-50% lang eh. Paano naman magbubukas ito mga ito kung hindi siya mag-iisip ng paraan. Kagaya na iba, yung mga nagbubukas, nag-deliver sila, nag-pick up sila. Mm-hmm. Merong magagaling sa ganun. Hindi naman lahat ka. Hindi naman lahat kaya yun. Alright. So, talagang matatakot yung mga tao. At saka, uh-huh. saka lalo pa nga, na-umpisa pa nga yung sinasabi nun na yung mga bata na hanggang 21, saka yung patatanda na senior, uh-huh. Ayaw palabasin ng bahay. Uh-huh. So, kahuli-huli ang tinatawag yan. Alright. Parang na-discriminate okay. sila. Iyan naman ngayon ang talaga natatakot. Alright. Sir Sergio Ortiz Luis Jr., ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines. Sir, maraming salamat for your time with maraming us this morning. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you! Ayun. Eh, yan ang problema talaga. Hindi lang naman ho dito sa atin, buong mundo. Biro mo, ilan na? 3,000? My goodness! Affecting 90,000 empleyado. Oh, come on, man! Multiply mo, sabi natin may asawa, may anak, tig-isa, Diyos ko, times 3. Panginoon. Yan ang malungkot. Anyway, bayan, oras po natin, alas 10:30 ng umaga. Huwag po kayong bibitaw sa ating pagbabalik. Nakaw, itong medical laboratory o medical facility.
presyong ginto raw ang kanilang medical certificate diyan sa Malolos, Bulacan sa aming pagbabalik. Ayan, sa mga kabubukas lang ng kanilang mga telebisyon, live na po tayo dito sa PTV. Nationwide at live tayo sa Radyo Pilipinas, Nationwide and Erwin Tulfo FB page. Welcome and good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy fiesta muna dyan sa Lian, Batangas. Aha. And sa San Juan. Oh, San Juan City. Happy fiesta rin. Ito pa, happy birthday, Junjun Javier. Ayaw. Happy birthday! May kapatid po ito ng aming producer na si Jericho Javier. Akalain mo yan. Happy wedding anniversary, Jesse Trocio and Marilyn Trocio. Akalain mo yan, oh. Congratulations, ha? Oho. Eto, standby na muna. Standby na ito. Ito mga tatawagan ho namin kayo. Revelin Gador ng South Cotabato, Florigen Danghil ng Misamis Oriental, Francisco Bacason Jr. Antipolo, Marlui Deloy Davao City, Merlita Banta ng Pampanga, Liza Marie Dionisio, Olivia Felix at Larvi Borsela ng Iloilo. Standby at abangan ang aming tawag. Alas 10:34 ng umaga. Naharap po sa patong-patong na reklamo ang isang purok leader kasama ang mga barangay tanod nito dahil umano sa pananakit ng mga ito sa isang mag-asawa sa Taytay Rizal. My goodness! Narito po ang aming report. Ito ang inabot ng mag-asawang si Randy at Leah Costar. Nagkasugat-sugat at pasa sila dahil daw sa pananakit ng kanilang purok leader na nakilalang si Nilo Caranza kasama ang mga tanod nito sa barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Sumbong ng mag-asawa, at 18 nitong Hunyo nang harangin sila ng purok leader at sapilitang dinala sa barangay outpost dahil daw sa isang reklamo. Wala pong paliwanag ang pong nangyari kaagad doon. Pagpasok po sa akin gano'n, binalya niya po kaagad ako doon. Nilak niya kaagad ang gate, tapos binutsok niya po kaagad ako ng yung parang batutang baril. Wala namang magawa ang asawa na hindi pinayagang makapasok sa loob, kaya nag-video na lamang ito gamit ang cellphone. May nagsasabi na namumutla na asawa ko, kunin ko asawa ko, dalhin ko sa ospital. Hindi daw pwede, sabi ni chairman. Ikinagalit daw ng kabilang panig ang kanyang pagkuha ng video at dito na raw nagkagulo. Maging ang ginang, pinagtulungan ang sakta ng mga tanod ng barangay. Nagkagulo na po, hanggang sa hinawakan na po ako ng tanod, yung hepe ng tanod na lalaki, binubukbo po ako dito, sinasambunot sa likod ko, hanggang pati yung isang chief tanod na si Reserva Dizon po, isa rin po siyang nakita ko na humabdod sa buhok ko, hanggang sa natumba na po ako dito. Todo tanggi naman ang purok leader, maging ang mga tanod. Ipakita niyo sa video na sinaktan ko yan. Bakit ko naman sasaktan yan? Hindi naman ako pagalit yan. Bakit mo ako pararatangan? Hindi ko siya nahawakan yung babae. Hindi ko nagawak doon. Dinamay ko nila ako. Nangako naman ang kapitan ng barangay na mag-iimbestiga siya sa insidente. Kaya nag-iimbestiga talaga ako ng gusto ko dito. At bukas, nagkakaroon ako preliminary investigation sa pamamagitan ng pagharap ng mediation sa kanila. Ayon naman sa DALG o Department of Interior and Local Government, agad nilang ipatatawag ang mga kawanin ng barangay para pagpaliwanagin sa issue. Papailin niyo ng reklamo sa office ko, tapos masusugpin ako si Kapitan at saka yung book leader. Kung sino man yung mga dapat yan niya, masusugpin ako, pareklamuhin mo sa office. Kasama si Natomi Anak at Noel Azul para sa Tutok Tulfo Update, Gian Caluza, Radyo Pilipinas. My goodness! Anong sabi? Hindi ko hinawakan yan. Ano nga? Hoy! Purok leader! Nasa video ka! Anong tawag mo ron? Sus Mariusip. Magsisinungaling pa eh. Magsisinungaling ba yung video? Ikaw naman. Kaya kayo, hinay-hinay kung kayo ay nasa gobyerno, kayo ay mga otoridad. Lahat ng tao may cellphone na, ha? Pwedeng kumuha ng video. Kayo. Kayong mga barumbado na mga barubal ng mga driver, mag-ingat dahil may mga camera na, may mga video ang tao. Sus Mariusip, magsisinungaling pa. Magsisinungaling ba yung video? Tinulak mo, nanay. Oh, sino ka man dyan, yung babaeng yun. Babaeng matanda. Tinulak mo, kitang-kita eh. Ano naman.
Well, anyway, antayin nyo lang yung sampina ninyo galing sa DILG. At doon kayo magpaliwanag kay Yusek din nyo. Ito ba yun? Ito yung sinasabi ko kanina. Inireklamo ang isang laboratorio sa Malolos, Bulacan dahil tila pinagsasamantalahan ng mga ito ang mga residente na kumukuha ng medical certificate. My goodness! Para sa kanilang travel pass, dahil yun po ang requirement. Para makakuha ka ng travel pass, kailangan mayroon kang medical certificate na clear ka ng coronavirus. Pero ang sumbong po nila sa amin, sa Tutok Tulfo, pilit daw silang isina sa ilalim sa X-ray. CBC o complete blood count. Meron pa daw nga dyan ultrasound. Kahit hindi naman po ito kailangan para makakuha ng travel pass, mismo ang City Hall para o nagtuturo na sa naturang pribadong laboratorio lamang pwedeng kumuha ng medical certificate. May kita ito. Kahit pwede namang mag-issue ng libre ang mga health workers ng gobyerno. Narito po ang aming exclusive report. Uuwi sana si Nanay Luz sa Ilocos Sur pero hindi niya nagawa dahil sa laki na naggastos para makakuha ng travel pass sa City Hall ng Malolos, Bulacan. Sumbong niya, mismong mga kawanipa raw ng City Hall ang nagturo sa kanya para magpa-check up sa Maria Trinity Laboratory and X-ray Diagnostic Center. Pina-X-ray siya at CBC o complete blood count na aabot ng 500 piso. Kailangan po ng X-ray at CBC, sabi ganon. Meron naman doon, dyan na lang kayo mas madali sa Trinity. Ganito rin ang nangyari kay Jacqueline na naipit din ang lockdown sa Malolos. Sabi nila, bago daw kami kumuha ng travel pass, magpa-medical naman kami, magpa-X-ray, magpakuha ng dugo. Tapos, pupentayan mo yun. Marante. Ayon naman sa isang doktor ng Rural Health Unit, pinagbawalan silang mag-issue ng medical certificate ng mismong City Health Officer na si Dr. Victor Batanes. Libre o walang bayad dapat ang kanilang pag-issue na naturang certificate. One time, pinatawag niya kami for a meeting, lahat ng mga doctors, discuss about COVID update, etc. And then, sabi niya, ako na lang mag-i-issue ng medical certificate, okay ba sa inyo lahat yun? Kasi marami na kayong work. Sinubukan pa rin niyang mag-issue ng medical certificate sa ilang construction worker na lumapit sa kanya, pero hindi raw ito tinanggap ng munisipyo. At sa halip, pinapunta ang mga ito sa naturang pribadong clinic para magpa-X-ray at CBC. Nilinaw pa ng doktora na ayon sa guidelines ng DOH, physical assessment lamang ang kailangan para mag-issue ng medical certificate at hindi na kailangan ng mga laboratory testing. Inherent sa amin yung function namin na mag-issue ng medical certificate. At meron akong sinusunod na algorithm na pin-print out ko from DOH protocol. Meron ding memorandum ang DOH, I think it was dated May something 2020, recently lang, na napaprint out ko and then iyon yung sinusundan ko. Talagang walang nakalagay na laboratory testing. Sinubukan namin hinga ng panig ang City Health Officer pero wala ito sa kanyang tanggapan. Tumanggi namang humarap sa kamera ang mga kawani ng naturang laboratorio. Wala rin sa kanyang tanggapan si Malolos Mayor Gilbert Gatchalian. Nakausap naman namin sa telepono si Konsehal Dennis San Diego na matindi rin ang pagtutol sa pag-issue ng medical certificate. Bakit natin dadagdagan yung requirement na wala naman sa mga guidelines na i-issue ng national government na magpapahirap at magdadagdagasos sa mga kababayan natin? Ikalawa, yung pagdadagdag na yun, mukhang bakit may parang may napapaboran na isang laboratorio na doon lahat nagpupunta. Nangako siya na paiimbestigahan niya ang problema. Kasama si Mel Platero at Alan Esguera para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Kim Firmalino, Radyo Pilipinas. Bawal yan! Nasa linya po siya Undersecretary Epi Densing ng DILG. Magandang umaga, Yusek Densing, sir. Magandang umaga po, Ka Erwin, at sa mga listeners po ninyo, magandang umaga po. Sir, ilalapit ko lamang itong Malolos, Bulacan, itong City Health Officer nila, na lahat na makukuha ng travel pass, nire-require niya na makakuha ng medical certificate provided na kailangan pumunta sila sa isang private laboratory at doon sila magpa-check up, x-ray, complete blood count, etc. etc. Ang mahal, sir, 500 pesos, umaaray po yung mga kababayan natin doon. Tama po bang procedure ito or kahit saan po pwede silang
government agency or doctor ang pwedeng mag-issue ng medical certificate? Well, una sa lahat ho, nung Lunes nakarating sa amin yung balitang yan. Kaya uh-huh. Nung Lunes ho, nagpanalala ho kami ng love letter kay Mayor Gilbert, no, Gatchalian. At nag-respond up po siya nung, I think kahapon or nung Martes. Ang response niya ho, medyo inamin niya nga nagkaroon sila ng ganung procedures, no. Kasi ang kanyang rason is gusto niya pag umalis din yung tao na kumpleto ang kanyang check-up kasi meron daw silang nakuha mga LSI na merong pulmon niya, merong iba't ibang sakit, no, na hindi related sa COVID. Pero gayon pa man, base dun sa sulat na pinadala niya, pinatigil niya na ho yun at ang katunayan, pasaho ng resolusyon, ano, ordinansa ang bayan ng Malolos na pag ikaw ay locally stranded individual, wala kang babayaran ng isang 5 sa pagkuha ng medical certificate. Actually, hindi naman kailangan yan na yung ordinansa dahil talaga naman hindi talaga dapat in the first place. No? Pero at least, ginawan ho ng action ni Mayor at pinatigil niya yun. Ang pinabantayan na lang ho namin ngayon, binigyan ko ng direktiba yung aming regional office na bantayan lang kung ginagawa niya pa uli yun, lalo na yung pinapadala yung mga tao sa pribadong clinic para maningil din ng medical certificate. Sir, ano po ba ang proseso para kumuha ng travel pass? Ano po ba ang proseso? Marami po tayo mga kababayan ngayon na gustong umuwi, mga na-stranded, pabalik sa kanilang probinsya. Siyempre, kailangan ng travel pass para makapasok ka doon sa kung saan ka man pupunta. Pero required ba talaga ang medical certificate na you have to or hindi na? Or physical check-up lang ng mga government doctor, rural health officer po pwede na? Actually, medical certificate ho, pero ang kailangan pa rin ho yan. Pero ang manner of checking is yung physical check-up. Titingnan lang kung meron kang sakit, kung may nagnat ka, okay. Kung infected ka, kung suspect ka. Pag naklaro na ho yan, nakita ng city or municipal health officials na physically fit ka, mag-issue na ho yan ng medical certificate. Pwede nyo na ho dalhin ho yan sa inyong chief of police para issue na kayo ng travel pass. Ganun ho kabilis. Ayun. So, hindi mo na kailangan ng CBC or ultrasound or pati swab testing. Opo, wala na ho yun. Wala ho yun. Kaya nga binabanggit natin na medyo nag-over sila mayor or yung kanilang municipal health official para kumuha pa ng ganung klaseng testing. Uh-huh. Hindi man niya kailangan para makakuha ka ng travel pass. Alright. So, yun lang naging dahilan nila. Alright. Dako, Yusek, Epimaco, Dancing the Third, sir. Maraming salamat po. Magandang umaga. Keep safe, sir, and stay healthy, sir. Opo, magandang umaga rin po. Thank you! Ayun, bawal ha. Medical certificate, kahit na swab testing nga pala, bawal wala. Yan. Dahil dapat walang gagastusin ni Cinco. Jesus Maria Joseph, kailangan pati CBC. Ayan, palusot para malaman kung may pulmon. Hindi mo na trabaho yon. Kalukon! Kung may pulmon o wala. Diyos ko po naman. Alas G's, 46 na kumbaga sa ating pagbabalik ha. Ayuda mo, sagot ko! Diyan lamang ho kayo. Alas 10:49! Dito ho muna tayo, sandali, bago tayo mag-ayuda mo, sagot ko. Ito pong nag-trending noong isang araw, itong video ng JNT Express. Ayan po ha. Na hinahagis-hagis lang ng mga tao nila ang mga package ng mga tao. Ayan o, Diyos ko po. Paano kung mga pinggan yan? Paano kung mga baso yan? Ha? Paano kung mga laruan ng bata yan? Oh, remote control o relo. Di basag-basag na. Kaya pala minsan Diyos ko po, may in-order akong drone. Akala ko, drone pa ba ito? Para inapakan ng higante yung drone. Oh, yung in-order kong pantalon, anak na siyo pa. Oh. Ay, parang dinaanan ng truck. Kailangan ko ng labhan yung pantalon. Paano nga naman yan? Tignan mo ba yan? Sino ba namang matutuwa dyan? Oh, Diyos ko po. Oh, no! Kawawa naman, oh. Hala, sige. Kaya alam mo, bato yung kanilang hinahagis-hagis lang. Pero bayan, in fairness, sumagot na po ang management ng JNT Express at ito po ang sabi nila. Natanggap na raw po nila ang mga reklamo sa maling paghahawak ng mga parcel o kargamento na nag-viral sa video
na kumalat sa social media. Gusto raw po nilang ikanga iparating sa lahat na hindi nila pinapayagan ang ganong mga aksyon ng kanilang mga tauhan. Humihingi po sila ng paumanhin. Pero nila, ha, tinatanggap po nila ang responsibilidad. At gusto po nilang i-assure ang publiko na ito po ay hindi po talaga gawain ng JNT. Nung ilang mga loko-loko lang nilang empleyado. Oh. Lahat daw po ng kanilang facilities, building, kasama ng mga branches at mga warehouse sa buong bansa ay nasa 24/7 monitoring. Ayun nga, nakamonitor. Una lang nag-viral. At sinasabing sinusunod po nila ang mga strictong protocol sa pag-handle ng mga shipment, ha? Para masiguro na yung kargamento ay makakarating ng mahinahon. We thank all individuals, especially our customers and employees, for their continuous trust and support as a way of showing our gratitude. We are planning to provide incentives for such actions. Ibig sabihin, imbestigahan na ho nila, sisibakin daw ang dapat sibakin. Nasa linya si Attorney Vic Dimagiba, ang Pangulo ng Laban Consumer. Magandang umaga, Attorney Vic. Hi, good morning, Erwin. Good morning. Opo. Napanood mo ba yung nag-viral na video ng JNT Express na hinagis-hagis lang yung mga kargamento ng mga tao, sir? Nabalitaan ko, pero alam mo, malaking problema nun eh. Mm-hmm. Unang-una, may paglabag sa Article 50 ng Consumer Act. Ano ho yun? Alam mo, Erwin, karaniwan, pag may binibili tayo, bibigyan tayo resibo. Nakalagay dun sa baba, receive item in good condition. Iyon yung para maintindihan ng mga consumer. Opo. Yung receive item in good condition, may pasiyan yon sa Article 50 ng Consumer Act. Mm-hmm. Na nagsasaad na yung items, no, should be delivered in its original condition. Uh-huh. Should not be altered, destroyed, mutilated. Alright, Attorney Beck, marami kasing mga kababayan natin na nag-online. Pero pagdating sa ng mga kargamento nila, parang durog-durog na, parang basag. Exactly. Ano ito? Pwede bang isole ito? Sino ang sisisihin? Pwede bang ibigay mo ulit sa nag-deliver or tatawagan mo yung pinagbilihan mo? Ano ang sistema? Tatlo ang option ng consumer. Number one, i-reject niya. Uh-huh. Kasi sira, no? O mm-hmm. hindi yun yung kailangan niya. Pangalawa, maghingi siya ng refund. Mm-hmm. No? Pangatlo, ireklamo niya sa DTI dahil paglabag nga yan, alam mo, it's a form of deceptive sales act, ha? Erwin, mabigat yung kaso nung service provider na yon. Opo. In fact, dapat to hindi palampasin ang DTI. Pwede right. naman siyang moto proprio. Nag-apologize na po ang JNT. Mag-iimbestiga raw at sisibakin po ito mga taong ito. At they are asking for an apology. Okay, apology. But yung consumer na affected, apo, kailangan bigyan din nila ng redress. No? Ayun. Either refund, apo, or repair, or replace. Alright, malinaw. Attorney Vic Dimagiba, Pangulo ng Laban Consumer. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Please stay healthy. Anytime. Attorney, okay, thank you. Bye. Jaworski, 3 points. Ginawang basketball. Buisit! Akalain mo yung gagawin mong basketball. Hoy, alas 10:55 ng umaga. Bilisan na natin at paubos na naman yung oras natin. Ay, mamaya ho, wag mo kayong bibitiw. Laging handa. Secretary Martin Andanar and USEC Rocky Ignacio. Ito na. Ayuda mo, sagot ko. Hello, good morning. Hello po, good morning. Ano ho ang pangalan nila, sir? Alfredo Felix po. Tiga saan po kayo, Sir Alfredo? Taga Naboto City po, Sir, LDBS po. Alright, Sir, hinaan nyo na content. Saan mo kayo nakikinig? Sa radyo? O... Ay, sa radyo lang po, Sir. Okay, hinaan nyo muna yung radyo. Dahil po kung nakikinig kayo, Sir, meron po kayong... Ay, nasaan na yung budget natin? Gusto po, baka naman mangutang pa tayo rito. Aha, sandali lang po, Sir, ha? Sandali lang, aha. Ito po, okay. Dahil po nakikinig po kayo sa radyo, Sir, ha? Sabi ko, pag nakikinig kayo sa radyo,
meron kang 1,000 pesos. Eto sir, 1,000 piso dahil nakikinig ka sa radyo. Ano po? Alright, ano ang problema sir? Ay, bali yung pambili po ng gamot ng nanay ko sir, kasi siya po talaga yung nag-text. Bali, pag siya po yung nakausap mo, hindi po kayo magkakaintindihan. Hirap na po siya magsalita. Ah, okay. So, kailangan ng gamot ng nanay nyo. Alright. Opo, pang-maintenance po. Pangkain niya daw po. Alright, sir. Say no more. Okay? Sagot ko na yung maintenance at saka pangkain. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, Sir Alfredo Felix, para sa nanay mo. Salamat po. Thank you for texting. Ano po? Salamat din po, sir. Alright, diretso tayo. Nasa, hello, good morning. Child is not accessible at the moment. Oh, really? Hindi, kasi ako, ay, kasi ako makakala ko, English speaking, Amerikano yung kausap ko. Alright. Aha. Nako, sana sumagot ito. Okay na? Ready na? Okay na. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga. Sir, good morning. Oo, sino to? Ako po si Larvi, sir. Larvi? Larvi Porcela, sir. Isang blind taga Iloilo, sir. Taga Iloilo. Ay, hinaan, ano ba yan? Nakikinig kayo sa radyo o sa Facebook? Sa radyo, sir. Hinaan mo muna yung, hinaan mo yung radyo, Larvi. Okay, sir. Okay na? Okay na, sir. Okay. Dahil nakikinig ka sa radyo, meron kang instant 1,000 pesos sa Larvi. Sir. Ano ang salamat problema, Larvi? Sir, ang problema ko po ngayon, sir, kasi yung kami dito, sir, hindi pa maka-duty kasi hindi kami ka-social distancing yung trabaho namin na pagmamasaj. Pagmamasaj, so. Tapos ang problema ko, sir, gusto ko sana, sir, na mag-ingi ng tulong sa inyo, sir, para mapaayos ko po yung bahay ko kasi palaki na po ng palaki yung upa ko sa bahay dito, sir. Magpo 4 months na. So gusto ko sana, sir, mapaayos ko yung bahay na binili ko dati. Sir, teka muna, Mang Larbe. Hindi nyo nabanggit kasi ang pagpapaayos ng bahay ninyo. Ang sabi mo, meron ka mga maliliit na anak at pangkain at pamasahe lang pa uwi ng Negros. Opo, sir, kasi napinsan ko kasi, sir, kasi para maano ko yun sila, sir. Sana tinext nyo kaagad ako na kailangan ninyo paayos ng bahay. Sinabi yun ninyo, kailangan nyo ng pangkain at pamasahe pa uwi ng Negros. Kasi po, sana, sir, para marami po tayong matulungan. Kasi kung papaayos, magkano ba yung estimate na paayos mo ng bahay? Siguro, sir, mga nasa 40 yata, sir. Pasensya na sir, hindi kita matulungan sa paayos mo ng bahay ha. Ang pwede ko lang po matulong-tulong sa iyo kasi tinext mo po ako, pangkain at pamasahe, pues bibigyan po kita ng pangkain, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. At pamasahe ninyo, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. 10,000 po, maraming salamat po, mga Larvi. Sir, salamat sir, okay, salamat. Thank you po, good morning. Pag kayo po ay nag-text sa akin, i-text niyo yung anong totoong gusto ninyo ito. Tawagan mo ito number 3, number 2 na yan. Oo. Isabi ho ninyo kung anong kailan para nakahanda ho tayo. At saka, ang tulong ho namin dito hanggang 15,000 lang ho. Hindi po kami namimigay ng 40,000, 50,000. Pag nanalo po ako sa loto, mas kinawantig 100,000 kayo. Hindi po eh. I-text po ninyo yung klase ng ayuda. Sabi po kasi ni Sir kanina sa text niya, pangkain daw nila ng mga bata at pamasahe. Wala naman yung problema. Alright, hello, good morning. Magsaysay po. Good morning, sino ito? Florigine po. Florigine Danghil, nakinig ka sa radyo, Florigine? Opo. Okay, dahil nakinig ka sa radyo, meron kang 1,000 pesos ngayon na. Okay, tiga saan ka, Florigine? Namayuan magsaysay po sa Camis Oriental. Okay, anong kailangan na Florigine? Suko po sana ng pambigas at panggatas ng anak ko. Okay, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pambigas at panggatas ng anak mo, Florigine. At pang tira po ng anak ko, sir. Pang ano po? Yung anak ko, PW po, sir. PWD. Anong gusto niyo sa anak niyo, PWD? Gusto ko sanang paopirahan, sir. Ma'am, i-text po ako ninyo o te-text po namin kayo
doon po sa isang number namin, ano po, tumutulong po kami sa pamamagitan ng Malasakit Center, tutulungan po kita, okay? Okay. Alright, maraming salamat po, Ma'am Florigine Danghil. Doon sa mga hindi namin natawagan, ipapadala pa rin ho namin yung budget ho ninyo. Ano po? Well, susunod na po, laging handa, Yusek Rake Ignacio, Secretary Martin Andanara, ako po si Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bayan, God is good all the time. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Hanap mo ba ang kape na swabe ang lasa? Good news, not... Please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel and don't forget to ring that bell button and get a chance to win 1,000 pesos.